Narito na naman po ang inyong lingkod at si Tagalog. Medyo matagal-tagal din, ano? Medyo ilang araw din na tayo eh hindi nagkita-kita. At ilang araw na ako eh hindi nag-vlog. Medyo busy tayo sa ating trabaho at depende sa panahon. At depende rin lalo na sa mood, ano? Kung ano yung mood, kung anong siyempre, ano yung mood sa araw-araw. Ano, misa kasi, alam nyo na, nakakatamad misa na mag-vlog. At totoo pala talaga na mahirap maging isang vlogger. Kasi katatapos ko pala magawa ng video, isimpihin ko na naman kung ano yung susunod na video. Kaya sa totoo lang, mahirap talaga maging isang vlogger pala. Lalo na yung mga ibang mga kababayan natin, ano, na nakakausap ko, sinasabi nila na, kabayan, ano ba ang content mo? Alam nyo kabayan, sinasabi ko na lang pag sinabi nila na, ano ba ang content mo? Hindi kasi ako makapag-focus sa isang content kasi sabi ko nga sa inyo, depende sa mood o depende kung ano yung available na pwede kong magawa. Kaya ako nasasabi na mahirap magiging isang vlogger. Kasi kung ang magiging content lang ay isang halimbawa, yung pag mga tourist spot, pagtuturist dito sa Europe o sa Belgium, medyo, alam nyo na, hindi naman all the time, eh, hindi naman every week, every 2 weeks ay 2 times a week. Hindi naman 2 times a week na pwede ako mag-tour, mag-ikot dito sa Europe dahil ang inyo pong lingkod eh meron akong alam niyo na, meron akong trabaho dito na full time. So kaya I'm trying hard na makapagawa ng video para kahit paano eh meron ako sa inyong ma-share o maibahagi na kaalaman. Pero bago 'yan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang araw. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga subscribers at viewers. Sa mga sumusuporta, at sa mga taong patuloy na naniniwala sa kakayahan ng inyong lingkod. At siya nga pala, binabati ko dyan si Aiken, yung taga-Poland. So ngayon guys, ang gagawin ko ngayon ay maggagawa ako ng tinapay. Oh no! Honestly, hindi po ako sa isang professional na gumagawa ng tinapay. Hindi po ako nag-aral ng baker. Wala po akong experience sa paggagawa nitong tinapay, ano? Pero dahil sa kagustuhan ko na mabigyan kayo ng konting kaalaman at malibang ko kayo kahit papaano, eh pipilitin kong gumawa ng tinapay. Meron akong hihilingin sa inyo, mga kabayan. Maari ba na pagkatapos kong gawin tong video na ito, matapos din yung mapanood tong aking vlog, eh kayo na magbigay ng tawag dito sa tinapay na ito. Kasi itong tinapay na gagawin ko ay hindi ko alam kung ano ang tawag. Masasabi ko lang sa inyo ay Undiscovered Filipino Bread. Hindi lang masasabi kong title nito. Pero ito ay siyempre magmamasa ako ng arena. Parang katuwa din ang system ng paggagawa ng tinapay ng parang pandesal or monay o rasyon. Pero papalaman ako siya ng chocolate. Oh no! So bahala na kayo magbigay kung anong pwede maging pakatawag sa tinapay na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano gumawa ang isang hindi natutuklosang baker na katulad ko. So, meron akong 1 kilong arena. At meron din akong 3/4 cup na sugar. 1 baking powder. 15 grams yes. Ayan. 1 tablespoon cooking oil. Kailangan din ng 1 teaspoon salt. So hindi ko na kukuhan kasi nandito sa lagayan, ano? Kailangan ng 1 teaspoon salt. Ayan. At meron din akong breadcrumbs.
Ayan, kung nakikita ninyo, meron, gagamit ako ng breadcrumbs. At ito naman yung gagamitin kong gatas, ano? Ito whole milk. Kasi ang pamamaraan ng paggagawa ng tinapay, meron iba't ibang gatas ang ginagamit ang bawat baker. Pero ang gagamitin ko guys ay itong whole milk. Ayan. Kung nakikita po rin nyo, yan ay gatas dito sa Belgium. Ayan, nakasulat. Belgian milk. O, ayan. At syempre, gagamit din ako ng palaman na chocolate. O, ayan, ang yaki pa palaman, ha? Coconut. Yan ang gagamitin ko. Cocoa hazelnut. Ayan. Yan ay papalaman ko sa loob ng tinapay. At syempre, hindi pwedeng mawala yung isang pirasong itlog. Ayan guys. Ayan, patukod dyan ang itlog. At guys, syempre, bilang isang, alam nyo na, bilang isang undiscovered baker, ito ang aking gagamitin, ano? Talagang puro mga, wala tayong machine, kamay lang gagamitin ko, ayan. Ito nga pala guys, bago pagkalimutan, gagamitin syempre ako ng butter, ano? Hindi ko nasabi kanina itong butter, nalimutan ko na doon sa refrigerator, ito kinuha ko. So, importante ito sa paggawa ng tinapay, butter. At syempre guys, kapag pinaghalo-halo ko itong ingredients, lahat ng liquid ay pagsasama-samahin ko. At lahat naman ng powder ay pagsasama-samahin ko rin. At pagkatapos ko mapagsama-samang ganoon, saka ko naman sila pagsasamahin. Ano? Ito yung gagamitin kong panghalo. Ito ay gamit ito sa pagluluto dito sa, alam nyo na, pagluluto nitong, pagluluto ng adobo. Ito ay pakahalo ko doon sa arena, ano? At tapos yung mamasahin ko, hindi naman tatanggihan, ano? Basta importante yung mamasa natin ng ayos. So, panoorin nyo ako, ha? Ang paglalagyan ko, guys, nitong arena, itong pag-mix, dito ko gagamitin, ano? Sa pinaglutuan ng adobo para siguro lasa-lasa. Normally, adobo ito niluto dito, ayan, mayroon pang bakas na medyo maitim-itim pa, eh. Nasunog yung puso yung adobo. dito ko i-mix. So, ilalagay ko na dito itong arena. Ayan. Tapos, ilalagay ko na rin ngayon itong yeast. Ayan. Nakikita ninyo. At lalagyan ko rin siya ng isang baking powder. Ayan. Lalagyan ko rin siya ng 3/4 cup na sugar. Ayan. Then lalagyan ko siya ng asin. Ayan ngayon guys. Halo-haloin ko lang siya para siyempre paghalo-halo yung mga powder na nilagay ko. Nalagay ko na yung gatas. Yan, nalagay ko yung itlog. Ayan, isang itlog. And then, imimix ko. Ayan. Then, lalagyan ko rin siya guys ng butter. Pero ang problema ko, siyempre ang butter ay buo, hindi pa siya natutuwa, kailangan ma-melt, so ilalagay ko ngayon siya sa microwave. Okay guys, ilalagay ko naman ang butter. O yan, galing sa microwave. Ngayon guys, ilalagay ko na itong
mga egregious na liquid na pinagsama-sama, no? Yan, lagi ko na siya dyan. Yan. So ngayon guys, haluin ko lang siya ng haluin. Ayan. Ayan guys, tuloy-tuloy lang ang aking paghalo. Ayan guys, ito yung undiscovered bread at saka undiscovered baker. Mahirap pala maging paralero. So ngayon, gagamitin ko naman to. Ate, paano ba gumamit ito? Ano ko, tipang pukpuk lang sa pato eh. Para mas maganda pa rin guys gamitin pagkakamay lang ang ginamit, no? Kumpara doon sa ganito. Kasi kung sa machine, ihuhulog lang siguro siyang ganyan, igugulong na siya doon. Yung machine roller. Eh sana naman guys, pag naluto itong grapa, eh hindi parang bato. Nalala ko kasi guys, baka ang tinapay ay pag lumamig, parang pamboling. Baka kasi hindi kasi ng bola ng bowling. Siguro mga 20 minutes kung ginagawa ito. So ngayon guys, siguro ang 20 minutes enough na. Pagkatapos, iwanan ko siya ng mga isang oras, ano, sa lagayan. So, babalik ko siya dito. Babalik ko siya dito for 1 hour. Ayan. Tapos nalagyan ko siya guys ng plastic. Plastic ayan. Ayan guys, kukulubi ko siya ng plastic. Ayan guys, iwan ko muna siya dito ng 1 hour. 1 hour later. Ngayon guys, naka isang oras na ang aking paghihintay para kahit pa paano umalis na siya yung masa ng arena. So pwede ko na siya ngayong gayatin. Tapos lalagyan ko ng chocolate sa loob and then naisasalan natin sa oven. Pero ngayon guys, bago ko i-slice itong masa ng tinapay, bago siya gayatin, eh kailangan painitin ko itong oven. Para paglagay ng tinapay, kinakailangan kasi sa pagkakaalam ko, pag inilagay yung tinapay, kinakailangan mainit na yung oven para maintain yung init sa loob. So ito guys, ang oven na aking gagamitin. Ayan. Natanggalin ko na to. Diyan. Lagay ko muna siya sa tabi. And then, paiinit natin siya. So, i-set ko siya ng 100. I-set ko siya ng 100
yung 180 yan, yung 180 na natin, ilang watts ba? 900. Ayan pala, kailangan pala ng timer. Twelve minutes. Stop. Wala pa? Palibas, walang alam eh. Oh, ayan. Oh, yun. Gumana na siya. Start. Ayan. Mahirap talaga yung inusente kahit sa oven eh. So, ayan ngayon guys, iinit na yan. So, i-slice naman natin ngayon yung tinapay. Ayan dati, lalagyan ko muna ulit siya ng para hindi siya dumikit. Ngayon guys, ready na ang ating undiscovered bread. Ito, ipakikita ko sa inyo na lagyan na natin ng breadcrumb. So, pwede na natin ilagay sa oven. Ayan guys, ready na. Pwede na natin ilagay sa oven. So, ilalagay na natin ngayon guys sa oven. Ayan. Mainit na sa loob ng oven. Ayan. Sarano natin. Iyan ay nakaset ng 20 minutes. Ayan. 20 minutes later. O yan guys. Kukunin na natin ngayon yung tinapay. Ha? Ready na. So, i-off ko na muna itong oven. Ayan. Tapos, bukasan natin. Ayan. Mainit-init. Oh. Tadaan. Oh, yan na guys. Ang tinapa, ha? Bagong luto. Mainit-init. Oh, ayan na ang tinapay na ating naluto. Kaya lang guys, bahala na kayo magbigay ng pangalan kung anong ang tawag dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam ang tawag dyan. Oh guys, okay na. Pwede na nga kumain ng tinapay, ha? Pang merienda. Sana kahit pa paano, meron ulit kayong natutunan sa aking mga eksperimento. Dahil sa totoo lang, gaya na sinabi ko, hindi ako nag-aral ng pag-baking. Ito ay pachamba-chamba lang. Pero ito naman, nachambahan naman. Okay naman ang lasa. At saka tama lang yung lambot ng tinapay at saka yung tigas niya, oh. Sig-sig sa laman. Hanggang sa muli, guys.